Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Khaleel TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Khaleel TV. Si Isaac ay napaka-gorgeous sa totoong buhay gaya ng kanyang profile photo sa Hot Connections. Siya ay may makinis na kulay rosas na balat, malalim na mga mata na hazel at isang malakas na aquiline na ilong at parisukat na panga, ang kanyang buhok ay maikli sa isang kupas na gupit. Pero dahil sa dimples na halos gusto ni Ivana na baguhin ang kanyang aplikasyon mula sa handyman at maging boyfriend. Bilang dating college fly half para sa Rock Union University, nagkaroon din siya ng katawan at taas ng isang rugby player. Nakatulong ito na malinis na ahit din siya. Nagustuhan sila ni Ivana na malinis. Tulad ni Juan Carlos, si Isaac ay ang perpektong maginoo din, hinawakan niya ang pinto at upuan para sa kanya at matulungin sa bawat pangangailangan niya. Habang tumatagal si Ivana sa kanya, mas kumbinsido siya na may mali sa kanya. Ngunit sa loob ng 30 minuto ay wala pa rin siyang nakitang mabibigat na kapintasan maliban sa pagiging isang minsang divorced single parent to a 3-year-old baby girl. So did you handle your divorce? Na-curious si Ivana na malaman kung kailan niya nalaman na siya ay isang divorce attorney, at nakahawak ng ilang mga high-profile na celebrity divorce. Alam niya mula sa mga nakaraang chat na siya ay isang abogado, hindi lang niya alam na dalubhasa ito sa mga divorces and custody battles. Kung pwede lang tumawa siya, binulag siya ng megawatt ng ngiti at dimples niya. Pero hindi nila ito pinapayuhan, you know, objectivity and all. Tama, tumango si Ivana. Ikaw, Ivana, nasa picture pa ba ang tatay ni Aiden? Bago pa siya makasagot ay nag-vibrate ang phone niya sa table. Kinailangan niyang kunin ito, si Clara iyon. Excuse me, ngumiti siya kay Isaac at lumipat sa sulok ng kwarto para sagutin ang tawag. Ivana, nasaan ka? Parang galit na galit si Clara. Nasa Rice Coffee Shop ako, nakikipagkita sa isang kaibigan. Ano ang nangyayari? Nandito ang humihinga ng apoy ng dragon, hinahanap ka, paliwanag ni Clara. I'm not sure why. Hindi na ako nagre-report sa kanya. Alam naman ni Matthew kung nasaan ako, and in any case, lunch break ko. Oh, Ivana, kailangan mong bumalik. Ayaw mong makipagkulitan. Pinigilan siya ni Ivana bago pa siya makalayo. Clara, ang tanging dahilan kung bakit nalalayo si Juan Carlos sa kanyang sheet ay dahil lahat ng tao ay patuloy na nagtitipto sa paligid niya. I'm on my lunch break. He can wait. Hindi niya binigyan ng pagkakataong sumagot si Clara. Ibinaba niya ang tawag at bumalik kay Isaac. Everything okay? Tanong ng kanyang potensyal na handyman, at binigyan siya ni Ivana ng isang nakakalokong ngiti. Nothing was okay, at alam niyang babayaran niya ng mahal ang kanyang munting pagre-rebelde. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaaga. Sa gilid ng kanyang mata ay nakita niya si Juan Carlos na papasok sa loob ng coffee shop habang naghihintay ang security detail nito sa entrance. Lumipat siya sa room na parang pag-aari niya ang mapahamak na lugar, confident and composed habang tinatahak niya ang kanyang mesa. Miss Gonzalez, naniniwala ako na kapag kailangan mong tumakbo ang CEO para hanapin ka, may malaking problema. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, pumutok sa kanya gamit ang kanyang mga mata. Tumayo si Isaac at inilahad ang kanyang kamay. Isaac Jones, ikinagagalak kitang makilala sa wakas, Mr. Jackson. Ang aming law firm, Hayes at Jones, ay nakipagnegosyo sa Jackson Logistics sa nakaraan. Nagretiro ka sa propesyonal na karera.
Ang kanyang mukha ay isang malamig na maskara, ang kanyang boses ay mababa at may sukat. Binigyan ni Juan Carlos si Isaac ng mahigpit na pagkakamay, halos madurog ang kanyang mga daliri, at paano mo nakilala si Miss Gonzalez? Oh, tumawa si Isaac at binawi ang kamay. This is our first date. At gusto ni Ivana na barilin silang dalawa. Kung siya ay may baril, siya ay magkakaroon. Halos hindi niya tatawaging first date, ang kanilang coffee chat, it was a handyman interview at best. At walang karapatan si Juan Carlos na magtanong tungkol sa kanyang personal na buhay. Well, I'm sorry to cut your first date short, sabi ni Juan Carlos, naglalagay ng espesyal na diin sa date. He didn't sound or look sorry at all, naisip ni Ivana habang nilalaro niya ang kanyang tasa. Mukha siyang naasar ng maayos, napakuyom ang pangahabang mas matagal siyang nakatitig kay Isaac. Tinapos ni Ivana ang kanyang tsaa at tumahimik, naputol ang masakit na tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. We have to be somewhere right now, pagpapatuloy ni Juan Carlos na kadikit pa rin ang mga mata kay Isaac habang inilahad nito ang kamay sa kanya. Hindi ito pinansin ni Ivana at kinuha ang cellphone niya. Maaari ba akong kumuha ng rain check? Tanong niya, tumango naman si Isaac, nakasimangot na kumunat ang kanyang noo. Nagkibit-balikat si Ivana na humihingi ng tawad, at silently mouth iti-text siya mamaya. Napatulala rin siya sa galit ni Juan Carlos. Ito ay isang all-out war sa elevator habang sila ay mabilis na bumaba sa ground floor. Ano iyon? Tanong ni Ivana, wala man lang pakialam na kasama nila ang dalawa niyang bodyguard sa elevator. Kaya mo bang maging napakabastos sa isang taong hindi mo pa nakikilala? Hindi ako naging bastos. Yumukaw si Juan Carlos para kausapin siya sa antas ng kanyang mata, lumalalim ang pagsimangot nito. I have impeccable manners, Miss Gonzalez. Impeccable, my ass. Napaatras siya, medyo nakaramdam ng kaba sa lapit nito, at sa reaksyon ng katawan nito sa kanya, kung hindi lang siya naiinis, nagnakaw na sana siya ng halik. Pero galit na galit siya. Halos madurog mo ang kamay niya. Paano ko kasalanan na mahigpit ang pagkakahawak ko? Nagkibit-balikat si Juan Carlos at lumayo sa kanya, pinayagan ang kanyang room na mabawi ang kanyang hininga at para bumalik sa normal ang kanyang tibok ng puso. Hindi niya maintindihan kung paano nabuhay ang katawan niya sa sobrang lapit nito sa kanya. My God, nakakainis ka. Hindi ko nga alam kung bakit ako sasama sa'yo. Hindi na ako assistant mo. Naniniwala akong ipinaalala ko sa iyo kahapon ang tungkol sa aking meeting sa labas ng lugar. At sa kabutihang palad para sa iyo, hindi ito negosyo. Sabi ni Juan Carlos, this is your first official assignment for the real reason I hired you. At kung tumanggi ako, tanong ni Ivana, tinapik ang kanyang mga paa nang walang pasensya. Kung tumanggi akong sumama sa iyo, ano naman? Hindi ko inirerekomenda na gawin mo, hindi kung saan ang aking kalusugan ay nababahala. Hindi ka panipaniwala. Namumula siya at nagalit at naguluhan, ngunit hindi siya pinansin ni Juan Carlos, piniling manahimik habang nakatingin siya ng diretso hanggang sa makarating sila sa ground floor. Kinailangan niyang bumagsak sa kalahating hakbang upang makasabay sa kanyang mabibilis na hakbang. Walang humpay na itinulak siya nito sa backseat ng kanyang sasakyan at umupo sa tabi niya. Saan tayo pupunta? Pasigaw niyang tanong habang papaalis sila. Kailangan kong ipaalam kay Matthew. Alam niyang kasama kita, sabi niya sa mas malumanay na tono, ang titig niya sa mukha niya, biglang nagdilim ang mga mata niya habang hinahaplos ang labi niya. Tinitigan niya ito saglit, sinusubukang malaman kung ano ang iniisip nito. Gusto mo ba siya? Paos na tanong ni Juan Carlos na ikinagulat niya sa tanong nito. Hindi ko iniisip na iyon ang iyong business. Sagot niya habang naka-cross arms at tumingin sa labas, sa mga skyscraper at mataong sidewalks na lumalapit. Sa tingin ko ay hindi mo kaya. Medyo natuwa siya sa kanyang sarili nang umupo siya sa malambot na leather na upuan at ibinaba ang kanyang bintana. Paano mo naisip iyon? Sasabihin mo sana kung gagawin mo, ngumiti si Juan Carlos at tumingin sa phone niya. Well, hindi kita gusto. Putol niya at nag-cross arms. Ngunit ito ay isang kasinungalingan, syempre.
Nagustuhan niya ito kaya masakit. Kahit na sa kalahating oras ay isang asshole, kahit na siya ay isang hamak na jerk, siya pa rin ang nagustuhan sa kanya. Hinihiling pa rin niyang magustuhan siya nito kahit kaunti lang. Bale may asawa na siya at may sariling anak. Hindi kita gusto, ulit niya para kumbonsihian ang sarili niya. Okay lang yan princess, dahan-dahang tumango si Juan Carlos. Hindi ko kailangan na magustuhan mo ako. Kailangan ko lang ayusin mo ako. Bago pa niya ito matanong kung ano ang ibig niyang sabihin ay huminto sila sa harap ng medical mules. Ang kanyang seguridad ay nagmamadaling nauna upang linisin ang gusali habang sila ay nanatili sa kotse hanggang sa ang kanyang driver ay nakatanggap ng salita sa pamamagitan ng kanyang mga comms piece at binigyan sila ng isang malinaw na sagot. Itinulak siya ni Juan Carlos palabas ng pinto at dinala siya sa loob ng gusali papunta sa isang service elevator. Ang kamay nito ay bahagyang nakapatong sa maliit na likod niya na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Bakit tayo gumagamit ng service elevator? Tanong ni Ivana. Masyado kang maraming tanong, bulong ni Juan Carlos. Isa pang tanong, isa pang salita mula sa iyo hahalikan kita. Ang kanyang banta ay nagdulot ng isang kaleidoscope of butterflies na umiikot sa kanyang tiyan, at ang kanyang pulse ay tumataas, ngunit kailangan niyang sabihin ang huling salita. Hindi mo gagawin. Halos hindi lumabas ang kanyang mga salita nang maramdaman niya ang mainit at malambot na labi ni Juan Carlos sa kanyang labi, na dumudurog ang kanyang bibig sa pagpapasakop habang ang dila nito ay humihingi ng pagpasok. Napabuntong hininga siya habang hinahalikan siya pabalik, na tumutugma sa kanyang ritmo, ang mga braso nito ay nakapalibot sa kanyang baywang habang ang mga daliri nito ay dumaos-das sa kanyang buhok. Huminto ang elevator sa ikalimang palapag, at naghiwalay sila na si Ivana ay namumula sa galit, na dismaya sa kanyang sarili dahil sa pag-uugali na parang malibog na binatilyo at sumuko sa kanya. Magpakabait, bulong ni Juan Carlos sa kanyang buhok habang tinutulak siya palabas ng elevator at papunta sa isang hindi karaniwang tahimik na reception area kung saan naghihintay sa kanila ang isang heavyset, maitim ang buhok. Ako si Dr. Linda Santos, dapat ikaw si Ivana Gonzalez. Ang dami kong narinig tungkol sa'yo. Ako ang therapist ni Juan Carlos. Napatingin si Ivana sa kanya at saka kay Juan Carlos, siguradong nagwawala na siya. Naupo sila sa mabatong katahimikan sa unang 10 minuto, na si Dr. Linda ay natutuwa lamang na obserbahan sila at kumuha ng mga notes. Tiningnan ni Ivana ang lahat maliban kay Juan Carlos at ang kanyang therapist, at nanatiling matatag ang tingin nito sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, napagpasyahan niyang tumayo sa tabi ng bintana kahit na maraming puwang sa tan couch ni Dr. Linda. Sa wakas, hindi na makayanan ang katahimikan at pagdududa, hinarap ni Ivana ang therapist. Hindi ako sigurado kung bakit ako nandito. Isinara ni Dr. Linda ang kanyang notebook at sumandol sa kanyang upuan, at sa loob ng 15 minuto, dinala niya ito sa bilis sa mga dahilan ng lingguhang sesyon sa kanya ni Juan Carlos. Naupo si Ivana sa manhid na hindi makapaniwala, ang kanyang mga mata ngayon ay patuloy na lumilipat sa pagitan ni Juan Carlos at ng therapist, kumbinsido na pareho silang nawalan ng malay o siya ay natigil sa isang panaginip na walang kahulugan. Malinaw na nagsinungaling siya kay Dr. Linda tungkol sa kanyang erectile dysfunction dahil naramdaman niya ang paghihirap nito noong unang beses niya itong hinalikan sa meeting room at sa opisina nito kahapon lang. Malinaw niyang may bangon nito. Hindi iyon totoo, sabi niya, umiling-iling. Wala siyang anumang mga issue. Naramdaman ko ang kanyang. Naramdaman mo kung ano? Ang aking paninigas. Marahan ang pagguhit ni Juan Carlos. Congratulations, princess, ikaw lang sa buong fucking universe ang nagpapahirap sa akin. Hindi pinansin ni Ivana ang pagsigaw niya at bumaling kay Dr. Linda. Seryoso ba siya ngayon? Bagay din ba yan? Ipinaliwanag ni Dr. Linda na totoo ang lahat. Ang kalagayan ni Juan Carlos ay nauugnay sa timing ng kanilang hookup. Naranasan niya ang napakaraming buhay, pagbabago ng mga kaganapan, halos mawala ang kanyang ama, isuko ang kanyang karera at kunin ang isang mega billions operation ang lahat ay napakalaking stress, at nang mawala siya ng walang salita, isang bagay ang sumabog sa kanya hanggang sa isang punto na kaya niya.
hindi dalhin ang kanyang sarili upang kumonekta sa ibang mga babae. Ang iyong pagtatagpo sa sarili nito ay hindi magkakaroon ng ganoong epekto sa kanya, paliwanag ni Dr. Linda. Ngunit kasama ng lahat ng iba pang mga stressors sa kanyang buhay, ito ay isang perpektong bagyo para sa isang tao na nasa ilalim ng matinding pressure. Hindi ko alam, mahinang sabi ni Ivana. Alam niyang may sakit ang daddy ni Juan Carlos. Nabasa niya ang tungkol dito sa mga papers. Ngunit, hindi niya akalain ang emosyonal na pagbagsak na nagresulta mula sa diagnosis ng kanyang cancer. At sa pagkakataong iyon ay labis na nagdurugo ang kanyang puso kay Juan Carlos. Gustong-gusto niya ang pagguhit ng may hilig, at hindi niya maisip na napipilitan siyang isuko ito o kailangang gampanan ang isang responsibilidad na hindi niya gusto. Nagpatuloy si Dr. Linda sa kanyang patag na boses, ang dulo ng kanyang matarik na mga daliri ay nakapatong sa kanyang mga labi. Iminungkahi ko kay Juan Carlos na baka kung magkita ulit siya at makipag-usap sa iyo tungkol sa gabing iyon, baka maiwan na niya ang pangyayari at gumawa siya ng paraan para gumaling. Kaya kayo nandito para makapag-usap kayo ng lantaran at tapat tungkol sa gabing iyon. Ito ay walang paghuhusga, at hinihikayat kita na ipahayag ang iyong nararamdaman. Tumango si Ivana, ngunit sa pagkakaintindi at pakikiramay niya sa sinapit ni Juan Carlos, nagbago din ang buhay niya ng husto pagkatapos nilang mag-hook up, ngunit hindi siya umimik sa mga tao. Kaya ba galit na galit ka sa akin? Tumingon siya kay Juan Carlos, hindi makapaniwalang tingin sa mga mata niya. Dahil sa tingin mo may ginawa ako sa'yo. Napangisi si Juan Carlos at pinasok ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, ang kanyang likod ay matigas bilang isang board habang siya ay patuloy na nakatitig sa labas ng bintana. Sa tingin mo ikaw lang ang nawalan ng isang bagay noong gabing iyon. Kumarap sa kanya si Ivana, hindi napigilan ang kanyang pananahimik. Paano naman ako? Naisip mo ba kung paano naging ang buhay ko? Mukhang okay lang sa akin, may anak ka, at wala ka sa mga coffee date. Ang iyong buhay ay perpekto. Sagot ni Juan Carlos. Nawala ang kalokohan ni Ivana noon, at sa loob ng isang solidong minuto, siya ay sumabog sa kanya, sumabog sa harap ni Dr. Linda na parang nuclear bomb. Perpekto. Sa tingin mo ba perpekto ang pagiging single parent? Hiling niya. Muntik na akong mamatay sa panganganak kay Aiden. May pagkakataon na baka hindi na ako magkaroon ng mga anak sa hinaharap dahil napaka-trauma ng kanyang kapanganakan. I was fucking all alone through it all, at sa tingin mo perpekto yun. Sa wakas, lumingon si Juan Carlos sa kanya, at ang tingin sa kanyang mga mata ay pinatay siya ng 1,000 beses. Sino ba ang may kasalanan kung masama ba ang taste mo sa lalaki? Ang kanyang mga salita ay parang isang stun gun sa kanyang tiyan. Hindi siya nakaimik, inalis ang lahat ng iniisip niya, at ang alam niya lang ay ang tunog ng pagdurog ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Ito ay hindi nakabubuo sa sinuman. Pumasok si Dr. Linda at sinubukang i-redirect sila sa mas ligtas na lugar bago nila tuluyang sirain ang isa't isa. Juan Carlos, may sasabihin ka ba kay Ivana? Other than the fact na nandidiri ako sa ginawa niya sa akin. Hindi, talagang wala. Anong ginawa ko sa'yo? Tanong ni Ivana habang tumatayo at nagsimulang maglakad. Ginamit mo ako para makabawi sa naudlot mong engagement tapos umalis ka. Singhal ni Juan Carlos na nagliliyab sa galit ang mga mata. It was a hookup. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa frustration. Masaya ka na ginamit mo rin ako bilang iyong huling gabi ng kalayaan, ano ang issue dito? Nataranta siya, at hindi niya maintindihan, habang buhay niya, kung paano ngang Juan Carlos na nasa harapan niya ay ang parehong lalaki mula kanina sa elevator, ang taong humawak at humalik sa kanya ng may pagmamahal at paglalambing. Paano niya nagawa yon, na on at off ang kanyang nararamdaman na parang tapikin? Siya ba ay isang uri ng hunyango, na nagbabago sa kanyang kalooban? Nagising ako, at wala ka na. Ngunit hindi pa iyon ang kalahati nito. Mapait na tawa ni Juan Carlos, napaawang ang bibig niya sa pagngisi. Sabi sa akin ni Dave na ubusan ka dyan ng walang iba kundi ang sando ko. Nagmamadali ka bang lumayo sa akin kaya hindi ka man lang nakapagbihis? Hinanap ko yung damit ko, wala naman.
Paano pa ako dapat umalis? Hindi ka dapat umalis. Umungol si Juan Carlos, ang kanyang mga kamay ay nakipagkamao sa kanyang tagiliran. Walang nang iiwan sa akin. Pinapaalis ko sila. And there's the real reason for this song and dance, naisip ni Ivana habang nakatitig sa kanya, nakabuka ang bibig. Hindi siya nagalit nang umalis siya dahil may halaga ito sa kanya. Siya ay nagalit dahil ang kanyang ego ay nabasag, ang kanyang lalaking pride ay nabugbog. Hindi niya kailanman kinasusuklaman siya gaya ng ginawa niya noon. Kasuklam-suklam ka, bulong niya. Dapat pinaalis na kita, umul ni Juan Carlos. Sa ganyang klase ng yabang, sigurado akong maraming babae ang nang iwan sa'yo. Ivana, napahiga pabalik sa sopa, biglang naubos sa lahat ng hiyawan at sigawan. Si, dyan ka nagkakamali, sabi niya. Wala pang babaeng nang iwan sa akin. Ikaw ang una, Ivana Gonzalez. Ano ito, hiling ni Ivana. Dapat ba akong mambola? Hindi. Umiling si Juan Carlos. Kailangan mong managot sa ginawa mo. Baliw ka ba? Sira lang, malungkot niyang sabi. Sinira mo ako. At ikaw lang ang makakapag-ayos sa akin. I'm sorry, bulong niya, kinikilala ang sakit sa mga mata nito sa unang pagkakataon. Kahit nakakabaliw man ito, hindi nito ginawang mas totoo para sa kanya, at hindi niya maalis sa isip ang sakit at galit na nakita niya. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, sa tingin mo aayusin ako ng simpleng sorry? Tanong ni Juan Carlos habang naka-cross arms at naka-sandal sa bintana. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Ivana, bumagsak ang mga balikat. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko, at aayusin ko ito. Hindi pinansin ni Juan Carlos ang kanyang pakiusap at nagpatuloy sa kanyang mga akusasyon. Dahil sa'yo hindi ako nakahawak ng ibang babae, hindi ko magawang manghawakan ng ibang babae kahit kailan gusto ko, kahit na gustong gusto ko na silang angkinin ng mga walang sense, hindi ko magawa dahil may ginawa ka sa'kin. Sinira mo ako. Sumakay si Dr. Linda at nagpaliwanag sa tuwing kailangang gawin ni Juan Carlos ang kanyang takot sa pagpapalagayang loob at nakaharang sa pagkabalisa. Takot na takot siyang magkulang ang kanyang pagganap kahit papaano, at iiwan siya ng kanyang kapareha tulad ng ginawa niya. Naisip niya na ang tanging dahilan kung bakit siya iniwan niya pagkatapos ng gabing iyon ay ang hindi niya naabot ang mga inaasahan niya, na hindi siya sapat sa anumang paraan. Nabalisa si Ivana sa paghahayag na ito. Paano maisip ni Juan Carlos na siya ay kulang sa anumang paraan kung ang katawan nito ay nakakakilala lamang sa kanya lamang ang reaksyon, nais lamang siya, ay higit sa kanya. Juan Carlos, panimula niya, ngunit humina ang boses niya at ang lahat ng mga kasiguruhan na gusto niyang ibigay sa kanya ay nanatiling hindi binibigkas nang malaman niyang walang salita ang makapagbibigay ng kaaliwan sa kanya. Nawasak muli ang kanyang puso para sa kanya, at gusto niyang hawakan siya at tiyakin sa kanya na sapat na siya, at hindi siya nagkulang sa anumang paraan. Gusto niyang maabot ang kaibuturan ng puso nito, sa lugar kung saan nananahan ang sakit at pagdududa sa sarili at alisin ang lahat ng ito at muling buuin. Tumayo siya at sinubukang abutin siya, pero pinigilan niya ang sarili niya, namumula ang mukha sa galit. I'm sorry, bulong niya habang pinagpatuloy ang upuan niya. Umalis ako dahil ayokong makaramdam kami ng awkward sa isa't isa. Naisip ko na kung paano gumagana ang lahat ng mga hookup. Hindi ko namalaya na iiwan kita nang may pagdududa. Ngunit sinisigurado ko sa iyo ngayon, ikaw ay sapat na para sa akin. Sapat ka na. Tumalikod si Juan Carlos mula sa bintana, good to know, pero hindi pa rin naayos ang problema. Hindi kita matutulungan yan. It's not my fault. Diyan ka nagkakamali, bulong ni Juan Carlos pagkaupo niya sa wakas. Ikaw lang ang babaeng nare-react ko. Bakit ganun? Iyan ay isang bagay na ikaw lamang ang makakaalam. Hindi ko alam kung bakit sa akin ka nagre-react at hindi sa iba. Humingi siya ng tulong kay Dr. Linda, at tumango siya. Napag-usapan na natin ito, Juan Carlos, si Ivana ang gatilyo mo, pero kailangan mong malaman kung ano ang tungkol sa kanya na nagre-react sa sobrang sukdulan. I don't have time to figure this shit out, I need a solution fast. Kaya naman binabayaran ko kayong dalawa ng malaki.
Gusto kong makipagtalik sa lalong madaling panahon, tulad ng isang buwan mula ngayon sa lalong madaling panahon, at sa ibang tao maliban sa kanya. Pang-uuyam niya sa kanyang direksyon at natigilan si Ivana sa sinabi niya. I'm sorry at ikaw ay nakaramdam ng ganyan. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Miss Gonzalez. Kailangan ko ng solusyon. Malinaw na ang aking presensya ay nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa. Ibibigay ko ang resignation ko. Bakit laging default mo ang pagtakas? Sumabog si Juan Carlos, pinalo siya ng galit. Bakit palagi kang tumatakbo at iniisip mong pinapagaan mo ako? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano pa kita matutulungan, malungkot na sabi ni Ivana. Hanggang sa gawin mo, hanggang may solusyon sa problema ko, wala kang pupuntahan. Sabi ni Juan Carlos. Tumingin si Dr. Linda sa kanyang relo at tumango kay Juan Carlos bago ito lumabas ng kwarto. Bumalik siya sa loob ng 2 minuto, maaaring higit pa, at sinabing, "It's clear." At dito na po, nagtatapos ang part 22 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe, everyone.